Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may looping taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Huab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Umili si Huab ng 3 sibat at 1 itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuan, panlabas at pintuang panloob ng lunsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimas.
Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi. Mabuting balita iyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng nangahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naginagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay? May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod parang silang mga kawal na nanghihinayang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo, Poon, aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong paghapoy, siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Mapapatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay nananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalilimpulan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus,
siya'y nagpatira pa sa kaniyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa atkin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat, halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kaniyang ari-arian. Ngunit hindi pa siya napapabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumulubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kaniyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kaniyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kaniyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kung hindi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya sa kaniya'y sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms
at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo ang dalawang kwento ng pagpapagaling. Una, sa babaeng dinudugo at lubhang nahihirapan. At ang ikalawa ay ang pagbubuhay sa anak ni Jairo. Kung inyo pong mapapansin, ang bilang na 12 ay ginamit sa ating ebanghelyo. Ang anak ni Jairo na nagkasakit ay nasa 12 taong gulang. At ang babaeng dinudugo siya sa loob ng 12 taon. Kaya ang bilang na 12 ay sumisimbolo sa kaganapan sapagkat ang 2 katauhan ay naranasan ang pagpapagaling buhat sa kagandahang loob ni Jesus Nazareno. Tayo rin po ay may 12 buwan. Patuloy na sa araw-araw, nais ng Diyos na tayo ay gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Walang hinahangad ang Diyos kung hindi na tayo ay gumaling at mapabuti sa ating kalagayan. Walang tigil at tuloy-tuloy ang grasyang ipinagkakaloob niya sa atin upang makaranas tayo ng paghilom at kaginhawahan. Sa katunayan, ang bilang na 12 ay nangangahulugang manatiling positibo at panatilihin ang pananampalataya. Mapapansin din po natin na ang pagaling sa 2 katauhan sa ebanghelyo ay may kalapkip na iba yung pananampalataya. Ang pananampalataya po ay ang ating paniniwala, pagtitiwala at ating pag-asa sa mabathalang awa at kapangyarihan ng Diyos. At binibigyang diin sa ating ebanghelyo ang pananampalataya ni Jairo at ang babae na nagdulot sa kinalaunan sa kanila ng tunay na buhay at paghilom. Kaya nga ipinapahayag sa ating Salmo Responsorio sa araw na ito, Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ibig sabihin, sa araw-araw ay tinatawag tayo na manalangin at sumunod sa mabuting halimbawa ng ating Panginoon. At ang pinakadakilang pagkatotoo ng Diyos ay walang iba kung hindi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na ibinigay sa ating lahat upang siyang ating maging dakilang guro, dakilang manggagamot, at dakilang tagapagtanggol ang nagbibigay sa atin ng katuparan at kagalingan sa ating buhay. At dahil nga sa pagtitiis ni Jesus Nazareno hanggang sa katapusan, ay inaasahan naman sa atin ang pananampalataya upang tayo'y manatiling matatag at malakas
sa anumang hamon ng buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mas lalo nawa nating palawakin at palalimin ang ating pananalig sa Diyos sa paghangad natin ng tunay na kagalingan sa ating mga sakit, pati na rin ang paghilom ng ating mga mahal sa buhay at mga kamag-anak. At makikita natin na ang ating Panginoon ay may kakayahang unawain tayo sa bawat nating pinagdadaanan. Ang Panginoon mananatiling nariyan upang akayin tayo sa ating mga kahinaan at ihatid tayo sa tunay na kagalingan at tunay na paghilom sa ating buhay. Kaya nga po lagi nating tatandaan na ang paniniwala mahalagang mahalaga upang makamit natin ang kaginhawahan, kagalingan at paghilom sa ating mga karamdaman. Kung ang tao sa maraming pagkakataon walang magagawa, ang Diyos parating may magagawa sa buhay ng bawat tao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama na tutugunin niya ang ating mithiin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya ng paggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ibig mo ang mga lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lang.
lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari niyo pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po'y susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes bago ng Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2 ay kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilalan ring tinatawag Piyesta ng Kandelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.